guys. Good evening. Una po, papasalamat ako sa inyo. Maraming maraming salamat. Bago natin ang kwento, yung nabi Lena. Bali, itong si Lena, nakatakas nga dun sa mga pumasok sa bahay niya. And then, ito naman si Ramona, nagkulong sa bodega. Linak niya yung bodega, sorry. And then tapos darating sila Jordan at kasama yung tatay niyang pulis. So itong si Lena tumatakbo-takbo hanggang nasundan siya ni yung tito ni Adrian na baril siya dito sa balikat. So ngayon si si Ramona nagkulong nga sa dumulong sa bodega. And then tapos pilit binubuksan ng lalaki yung ano pinto. And then so nabuksan niya, tapos binuhusan siya ng acid doon sa mukha. Yun, bali walang makita yung lalaki. Tapos ano yun, nahuli na baril si Lena, nahuli nga siya ng tito ni Adrian. So yun, bali nawakan niya, hinila niya ulit. Then si Ramona naman nakatakas dun sa masamang guys. Tapos sila Jordan at tatay niya nasa lobby na sila. Nahanap na itong si Lena. Tapos ang sabi nung lalaki, yung tito ni Adrian, gusto mong makapaglaro sa ana. Sige, sabi niya. Tapos dumating na nga sila Jordan, ginigising niya yung guard kasi tulog. And then ang sabi niya sa kanyang tatay, "Tay, maghiwalay na lang tayo para makabilis na tayo magpaghanap. Wala na tayong oras." Tapos sabi ng tatay niya, "Ingat ka, dun ka." Tapos sabi din ni Jordan, "Mag-ingat din kayo." Yun. Tapos siyempre, nakahiwalay yung dalawa. Bali, itong si Jordan, nakahiwalay sila ng daddy niya. Naghahanapan sila. Bali, sinisilip niya lahat ng kwarto na pwedeng posibleng nandun. And then dumating si Ramona, pinalo niya yung ng loob sa bahay nila, yung tito ni Adrian, pinalo sa likod. And then yun, parang naging matay yung lalaki. So nakakataas na sila. And then yung tatay ni Adrian nakita yung isang guy na sabi niya, baba ang baril, baba. And then tapos si Ramona nga nakita yung sugat ni Lena dito. Sugat ni Lena nakita ni Ramona. Sabi niya, "Paano ka?" Sabi niya. Tapos biglang dumating si Jordan. Sabi niya, "Lena, Lena." Tapos nagising yung guy. Sabi niya, "Kang kikilos. Tara, lina kayo. Sabi ni Jordan. And then, yun. Bali, nagaw yung baril nung guy. Nabaril si Ramona dito sa may tiyan. Natin na lang kung makakaligtas pa siya. Kaya tingnan pa natin ang mangyayari. Kaya tingnan natin kung magsasampa ng kaso sila Lena at Ramona sa nangyari sa kanyang pangulo. Pero alam naman natin na nakakaalam doon si Adrian, di ba? Alam ni Adrian. Parehas kang nabaril yung dalawa, parehas nabaril si Lena sa balikat lang siya nabaril, and then si Ramona dito sa may tiyan. Kaya tingnan natin kung makakaligtas pa itong si Ramona dahil tinamaan siya ng baril, di ba? Sana makaligtas pa siya. Tapos ngayon nakita si Conrad at saka si Vanessa. So ngayon pinag-uusapan nila yung kaso kasi pinapabilis ni Vanessa ang kaso para kasi bumababa na yung cell nila si Martina. Balis itong si Lena nagpakilala na kay Vanessa. Sabi niya, "Anak ko ni Ellen,
yung kinulong mo sa bodega, kaya nagka-problema ang mukha ko dahil sa iyo, sabi niya. May nagkulong sa kanya na puno ng lason. Sabi naman ni Vanessa, so, anong kinalaman ko doon? At yun, pinapalawa, nagtatalo yung dalawa kasi alam na lahat ni Lena kung anong nangyari. Hindi, sabi ni Conrad, enough, umalis ka na. Itong si Lena, pinagbantahan niya itong si Vanessa na alamin niya lahat ng tinatahong gumbaho ni Vanessa para lang makagati siya kung angkan ang pamilya niya, ang sabi niya. So sabi ni Conrad, umalis ka na kung ayaw mong paalagkat kita, sabi niya. And then, tapos yung sabi ni Conrad, okay ka ba? Sabi niya, mas okay ako, sabi ni Vanessa, kung mawala ang babae na yan sa buhay ko. Sabi niya, di ba nga apo niya yung dinadala ni Lena, di ba? Anak ng anak niya. Kaya talagang magkakonek na yung family nila. So ngayon, abangan natin bukas ang mga susunod na kabanata. Magpapasalamat na po ako sa inyo. Maraming salamat. May napapabati po pala si Ronnie Guevara from US, tapos si Ethan Love TV at si Myla Poso. Meron pong channel yan si Myla Poso. Tsaka yun lang po, Albert Timoteo. Maraming salamat po. Bye bye po. Thank you po.